Good day mga kahuntahan! Muli nagbabalik si Kuya Mike ng Kwento Mo TV and welcome back to the Batcave! And kung mapapansin nyo, meron tayong electric fan, no? Umaandar. Sabi ko naman sa inyo, eto yung pinaka-preskong lugar dito sa bahay ni Lolo. Pero ganun pa man, kailangan kong buksan yung electric fan kasi talagang napakainit po at napakaalinsangan ngayon dito sa New York. Hindi ko nga po alam kung mabubuhay yung tinanim nating kamatis tsaka talong. Eh, God willing po, sana mabuhay. Pero meron tayong konting pangulam, may panggisa tayo, at meron tayong manggamit sa sausawan, no, yung kamatis. And before I forget, gusto ko po magpasalamat sa ating mga subscribers, sa new subscribers, dahil ang ating hashtag KMTV family, yung ating channel, ay unti-unting nag-grow araw-araw. And I am very thankful si Kuya Mike ay talagang taus-puso nagpapasalamat sa inyong suporta. No? So, dito na tayo sa ating topic ngayon. Tuturuan mo kayo magluto ng isang napakadaling recipe. 5 minutes lang, luto na siya. Or less than 5 minutes. No? Ang tawag ko sa recipe ito ay Liempo ni Eloy. Okay, may kwento behind this dish or behind dito sa lulutuin natin. May kwento talaga 'yan. Kaya samahan niyo ako and sana magustuhan niyo itong iluluto natin. Intro muna tayo. Okay, so mga kahuntahan, ready na ba kayo? Tara samahan niyo ako, no? Magluluto tayo. Pero bago ako magluto, ng damit, magsasanto muna ako kasi talaga napakainit, no? Tsaka baka matalsikan tayong mantika, sayang. Puti pa naman to, mahirap magkula. No? Samahan niyo ako. So mga kahuntahan, kailangan natin high heat. Ha? High heat. Lagyan natin ng konting mantika. Konti lang. Kasi magmamatika pa yung liempo eh. High heat. High heat. And first, lagyan natin ang ito yung mga leftover liempo. O, kasi usually ang leftover liempo pagka kinabukasan. Alam na siya makunat na. No? Hindi na siya malutok. Makadali nito, 5 minutes lang. O, kasi kailangan high. Tapos lagyan mo ang yolk. Onions. Green onion or scallion. Kung pwede rin kayo gumamit ng beans. Bango? Bango niya. Ito natin yung
Sarap! Tara, kauntahan, sentensya na natin. Ba, simple ingredients lang siya. Leftover, yung mga tira-tirang pork belly or liempo. No, kasi makunat na siya. Pagka naman ininit mo siya, tumitigas siya masyado. Tapos ito nga yung dahon ng sibuyas o kaya leeks po pwede rin. Tsaka sibuyas, tapos toyo. Yun lang, ganun kasimple. Tara, tikpan natin. Paring Eloy, maraming salamat sa recipe na ito. Sa iyo ko natutunan ito. Tap. Sangin. Mga sibuyas. Yan. Kain tayo, kantahan. Simple. Madali lutuin. Masarap. Alright, so isang masarap na busog mga kahuntahan and time check, alauna na ng hapon, napakain ko na si Lolo and then nakakain na rin tayo ng lunch and yung niluto natin, yung inulam natin, nagpalit ulit ako ng damit kasi nagamoy uso ko yung aking sando. And syempre para presentable na rin kasi makikita nyo yung aking mga ano yung mga abs ko sa kilikili, makikita nyo yan. Yung abs ko nandito sa kilikili, wala po sa tiyan. Ayan. Kasi malusog si Kuya Mike ngayon. So going back do sa ating dish o do sa ating niluto kanina, no? Yung liempo ni Eloy, may kwento sa likod niyang ano na yan, ng ulam na yan. Ito ibabahagi ko sa inyo. Way back 2003, natira po ako ng Baguio City. No? That was how many years ago? Tagal na. 17 years ago. 2021 na tayo, di ba? 18 years ago. No? 18 years ago. Natira po ako ng ano, ng Baguio City. Ngayon, yung pagkakapadpad ko sa Baguio City is kumbaga pumasok sa ano natin eh. Sa ating buhay yung pagiging adventurer, no? Yung pupunta tayo sa isang lugar na wala tayong kakilala, no, to explore things, at the same time mag soul searching, hanapin yung sarili. Ayun, yun po yung mga panahon na yon. And during those times, talagang walang wala, umabot sa walang 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 wala si Kuya Mike, no? Just imagine, umabot sa mga araw talagang sumasala tayo sa pagkain kasi nga bago lang ako sa Baguio, hindi naman ako kagad nakahanap ng trabaho. And then it so happened nga, naging kaibigan ko itong si paring Eloy, no? Yung tinutuluyang kong bahay, ang may-ari noon, yung family nila. No? May mga paupahan sila doon, may mga apartments, transient houses, no? Yung mga mahilig mag-Baguio dyan, alam niyo yung transient houses. Yan ang business of family nila. So, it came to a point na na-meet ko nga siya, nagkakilala kami, nagkakwentuhan sandali, and then eventually naging magkaibigan, no? All at the same day. And that time, siguro mga 2 days nang hindi kumakain si Kuya Mike. Nagsusurvive lang tayo. Parang si Senator Manny Pacquiao, kaiinom ng tubig. Yung bunsol na bunsol ka na. Yung masakit na rin yung pantog mo kasi punong-puno siya ng tubig. Tapos iihi mo rin eventually kasi sa bagay yung malamig. No, so ihi ka ng ihi. And then pag umihi ka, magugutom ka na naman. So iinom ka na naman ng tubig para maibsan yung gutom mo. So during that time, sabi niya sa akin, parang kumain ka na ba? Yeah, sabi niya parang ngayon. Parang kumain ka na ba? Eh, sabi ko, siyempre, nahihiya naman ako kasi, biro mo, noon lang kami nag-meet nung araw na yun, noon lang kami talaga nagkakilala at naging bago magkaibigan. And then, niyaya niya ako, sabi niya, pare, kumain ka na ba? Sabi ko, oo, pare, busog na ako.
Tapos sabi niya, hindi pare, kanina ko pa naririnig yung tiyan mo eh. Sabi niya ganun. Kasi maririnig po talaga. Gumaganon yung simura ko. Ang feeling ko ba, yung maliit na bituka ko, kinakain na siya ng malaking bituka dahil sobrang gutom. So, sabi niya, hindi pare, tara pumunta tayo doon sa bahay. So, ang bahay nila is nasa first floor. Bababa ka ng ilang baitang, no? Tapos yung bahay nila yon. Pagpasok ang bahay, tara pare, pasok ka, sabi sa akin gano'n. Tapos inintroduce na ako sa airpods niya, si Tito Pong. Sabi niya, di, si Michael, kaibigan ko. Di sabi ko, ay, good evening po. Napaka-warm naman po talaga ni Tito Pong. Pagpasok pa lang, pasok dito. Eloy, paupuin mo. Michael, kumain ka na ba? Gusto mo ba ng kape? Juice, soft drinks, kung ano may offer nila. Di ba? Napakasarap sa pakiramdam. Yung i-welcome ka ng taong bago mo palang kakilala. No? Siyempre si Kuya Mike naman ay, hindi na po. Hindi. Eloy, pagtimplahin mo si Michael ng coffee? Eh, alam niyo naman mga kahuntahan, isa tayong addict sa kape. Sabi ko, ay sige po. So, yun, binigyan ako ng kape ni paring Eloy. Tapos tinanong niya, paano ba timpla mo? Ikaw na magtimpla, ikaw na maglagay ng asukal, ikaw na maglagay ng creamer. So, habang tinitimpla ko yun, naaamoy ko na niluluto niya, no? Ni Tito Pong. Ang bango. No? And then, pagkaluto, hinain niya kaagad sa harap namin. Di ba, kumain na kayo dyan. Eh, syempre, ang tanong kayo po dito. Ay, hindi. Kanina pa ako tumitikim. Tsaka sumasyat ako, sabi niya, habang nagluluto. Kumain lang kayo dyan. Sabi niya ganon. Edi, eto na. Nagsandok si paring Eloy ng kanin. At yan ang ulam namin. Yung liyempo ni Eloy. No? Ano siya? Liyempo siya. Alam ko yung niluto ni Tito Pong. Tinuturbo broiler niya muna yung pork belly, no? And then after that, iluluto niya ng ganyang luto. May sibuyas tsaka may leeks. Ang sarap-sarap tsaka konting soy sauce. Yun lang ang ingredients, mga kahuntahan. Diba nakita niyo naman ingredients natin, napakasimple. It so happened, yung ginamit ko pong pork belly is leftover from yesterday. Pero ganun po talaga ang po pwede natin gawin. Kasi kung mapapansin nyo, pagka, for example, meron tayong lechon kawali, ano? Or pork belly, yung crispy pork belly. Pagkaya natira, kinabukasan, hindi na siya ganun kalutong. Diba? Pagka naman nireheat natin, or ininit natin, minsan tumitigas yung karne, and at the same time, hindi na ganun ka-crispy yung balat niya. So eto, nilagyan natin ng twist. No, para syempre iwas umay na rin. Dahil pagka talaga nasobrahan ka ng pork belly, mananakit ang batok mo, tapos mamantiga, di ba? Medyo nakakaumay. So kinabukasan, ganun ang ginagawa ko. Nilalagyan ko siya ng sibuyas, ng leeks, no, high heat 'yun ha. Malakas 'yung apoy niya. Tapos yung liyempo, tsaka toyo, yun lang, mga kahuntan. Napakalakas sa kanin dahil napakasarap niya. So, yan ang kwento sa likod ng Eloy's liyempo. Kaya hindi ko pwede makalimutan niyan sila paring Eloy. No, yung family niya, si Tito Pong. Tito Pong, rest in peace. He passed away just recently. And nakakalungkot. No, kasi talagang parang tatay ko na rin yan. Si Tito Pong. And then kay Tita Cecil, maraming salamat, no. Kay Leila, yung anak ni Eloy, sa misis ni Eloy, kay Chicklin, and then kay Gab, yung kapatid ni Eloy. Utol Gabi, mag-iingat kayo diyan sa Saudi, no. Pati yung iyong may bahay at ang iyong pamilya. Para na kami magkakapatid niya nila paring Eloy. Talagang pagka nakita kami niyan, no. Umaatikabong kwentuhan kahit magkasama lang kami kahapon. Alam niyo, inaabot na kami madaling araw. Na minsan pare, uwi na ako kasi mag-aalas dos na. Ah, ganun ba? Uwi ka na pare? Ano muna? Coffee muna. Eh, hindi nga makakatanggi sa kape, di ba? Kasi mahilig ako sa kape. So, another cup of coffee.
So yung alas dos namin naabuti yan, alas tres, yung alas kwatro, kwentuhan lang. And then kinabukasan na, yun, minsan magugulat ako, pupunta yan sa bahay, magte-text, pare, nasa bahay ka ba? Sabi ko, nandito lang ako. Makita mo, may dalang ano yan, may dalang tupperware o kaya container. Oh, may dalang naman pagkain, kaya pagka nakikita ko si paring Eloy, alam mo, parang biyayan bumababa sa langit na ganun. Tapos may sinag pa ng araw. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, o Michael, di ba, save ka na ngayon. Di ba, meron ka ng pantawid gutom. Pero at the same time, parang naging household na rin ako sa kanila. Alam niyo, parang mainstay na rin doon sa bahay nila. Parang adapted sana rin. Kasi lagi nila ako isinasama sa mga occasions, no? Pagka may equations sa mga kamag-anak nila, yan, sinasama nila ako. No, kaya maraming salamat sa Reyes family, sa T family, no, sa Baguio City. Kaya po yung Baguio, kabisado po natin yan. No, maraming salamat. Hindi ko kayo makakalimutan. At itong episode na to ay alay ko kay paring Eloy, no, at sa iyong pamilya, kay Tita Cecil, kay Tito Pong, kay Leila, at kay Gabby. Maraming salamat. And yan, heartfelt. Galing sa kaibuturan ng aking puso. And definitely, pare ko, magkikita tayo pag uwi ko. Okay? So, shoutout na po tayo. Okay, so shoutout po sure tayo mga kahuntahan, no? So, gusto ko pasalamatan ng Philippines Best, the Filipino Grocery Store dito sa 56 Woodbury Road, Hicksville, New York. Maraming salamat po sa inyong pag-accommodate sa amin. Every time na pumupunta kami sa store, and napaka-warm niyo po talaga. Yung mga Filipinos natin dito sa Long Island and New York, please visit Philippines Best. Dito lang po yan sa Woodbury Road, sa Hicksville, New York. And of course, gusto ko pasalamatan si Ate Ana and Kuya Lito Vergara, yung may-ari ng Philippines Best. Kay Boss Gabby and Boss Paeng Vergara. Kay Master Chef Ryan. Kay Boss Joe, kay Boss Alan, kay Ma'am Kathy, kay Boss Danny, and kay Ma'am Rosalie of Philippines Best. Maraming salamat po. And see you next week. No, shoutout po sa inyo and God bless. And of course, gusto rin natin pasalamatan and i-shoutout si Ma'am Amalia Dakiwag. Salamat po ma'am sa inyong suporta. Kay Ma'am Jeline's Vlog TV, thank you po. And then kay Kuya Landos Channel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Marita Victor, maraming salamat po. Kay Tita Diana Castro of California. Tita Diana, maraming salamat. Appreciate kong panunood mo. Appreciate ko yung mga inputs mo. And if you have more inputs, please don't hesitate na mag-PM ka sa akin para mas ma-improve natin itong ating hashtag KMTV channel. Ayan. And of course, kay Tita Via Castro, kay Tito Jojo Castro, sa Castro family ng Santo Niño, may Kawayan, Bulacan. Kaya Kuya Danny, yan, shoutout sa inyo, sa inyong family. Maraming salamat sa suporta. Miss ko na kayo. Sana magkita-kita tayo soon. God bless, no? And then, aba, may naligaw tayong ano? Celebrity. Shoutout sa iyo, Ma'am Ivana. Inaliw pala. Ayun. Kay Ma'am Ivana Inaliw, kala ko. Ivana Alawi. Wow! Di ba? Mapapawaw ka. Ang dami subscribers dyan. So, shoutout lang dyan. Oh, di ba? Ang dami ating bigla. Pero appreciate ko. Appreciate ko yung mga ginagawa niyong pagdidilig sa ating mga subscribers dyan. Sa ating mga kaibigan. No? Kasi talagang nag-grow yung channel natin paunti-unti. Okay, so going back, shoutout kay Ma'am Lolet Abarca, kay Ma'am Angel V, 1665, kay Boss Alan Tripon, kay Ate Rosel Valmadrid, and kay Sean Andre, shoutout sa inyo. Kay Ate Eva Villamayor, shoutout sa inyo at sa family, mag-iingat palagi and God bless. Kay Ate Susan Mojica, no, sa inyo dyan, mag-iingat kayo palagi, miss ko na kayo. Kay Kuya Alvin Valmadrid, mag-iingat ka Kuya Alvin dyan sa Qatar, no? Kumusta sa mga kababayan natin dyan? And miss na kita. Soon, mag-ahunting ulit tayo sa bukid katulad ng dati. Ayan, di ba? Catch and cook. Ayan. Tapos, syempre, hindi ko po pwede makalimutan si paring Eloy. Maraming salamat sa iyo, pare. Para sa itong episode na to, no? Kay sa asawa niya, kay Chiki,
kay Leila, Leila, miss ka na ni Tito Mike, no? Magkikita ulit tayo soon. And of course, kay Tito Cecil Reyes, kay Gab Reyes, at sa iyong may bahay, Utol, mag-iingat kayo palagi dyan sa Saudi. And miss ko na kayo, no? God bless, salamat sa suporta and panonood. And of course, sa Reyes family and T family of Baguio City. And syempre, hindi natin po pwede makalimutan ng Big 3. Unang-una, si paring Reg Vlog, si Mrs. Reg Vlog at ang tropang sugo, si paring Bay, TV Casuelo. Maraming maraming salamat sa iyong suporta, sa inyong suporta dito sa ating channel. Si paring Reggie, walang ginawa ko di promote yung channel natin. Kaya talaga namang, di ba, ang dami sumusuporta ng malalaking pangalan na vloggers dito sa ating channel kahit tayo maliit pala. Kaya habang buhay kong tatanawin ang utang na loob to sa inyo, di ba, kilala nyo ako at kayo mahalaga sa akin. Ayan, and syempre gusto ko magpasalamat, no, kay Boss Artress and kay Ma'am Pretty Cell. Ma'am, napanood ko po ang inyong vlog kanina and talaga naman nakaka-touch. Sobrang na-touch si Kuya Mike. Kasi bukod sa pag-shoutout niya sa atin, mga kahuntahan, no, ni Ma'am Pretty Cell, free next na talaga yung channel natin. Kaya Boss Stress and Ma'am Pretty Cell, maraming maraming salamat po. Isang taos puso pasasalamat sa inyong suporta, no? At masaya-masaya po si Kuya Mike at ang aking pamilya kasi nagkaroon kami ng bagong kaibigan at bagong pamilya rin. Ayan, maraming maraming salamat po sa suporta. Mag-iingat po kayo and God bless. Sana magkita-kita tayo soon, no? And of course, syempre gusto ko rin magpasalamat kaya Kuya Jimmy Speaks TV, kaya Ate Amihan, Mrs. Jimmy Speaks TV, kaya paring Makimoto, kaya Mrs. Makimoto, sa Tropang Bukid, no? Maraming maraming salamat for inspiring us. Kaya ako nakakapag-vlog ngayon. And then, yun nga sa mag-asawa, kay paring Reg Vlog, kay Mrs. Reg Vlog, kay Boss Tres, kay Ma'am Pretty Cell. You know, talaga tinutulak nila, tuloy mo yan, tuloy mo yan, tuloy mo yan. Pinapalakas niya yung loob ko. Kaya maraming maraming salamat sa inyo, no? And then of course gusto ko rin magpasalamat kay Kuya Bong, no, Madrid of Fat Boys, kasi ang dami niya shoutout kanina nung nag-live siya, ang dami niya shoutout sa atin. Ayun si ano, si hashtag KMTV, Kwento Mo TV, shoutout sa iyo, paki-support po. Maraming maraming salamat Tito Bong and the rest of Madrid family. God bless. Solid tayo, no? And then of course kay Boss Efren Apostol and kay Ma'am Erlinda Valencia, maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. At napakabuti po nito mag-asawa nito, no? Wala po ako masabi. Talagang napakaganda ng kanilang kalooban. Kaya maraming maraming salamat po and God bless. And syempre, lahat po ng nabanggit kong vloggers, lahat po yan hinahangaan natin. Lahat po sila mahalaga sa atin, no? Kasi lahat naman ng ating followers, majority is galing po sa kanila. And then nandito po tayo, 'di ba, sa hashtag KMTV family. Kaya sama-sama po tayo dito. Let's spread the seeds of love. Sabi ko nga sa inyo, magtanim tayo ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan sa bawat isa. Hangad po ni Kuya Mike ng KMTV ang kapayapaan at pagmamahalan, no, sa ating lahat. Kaya let's just move on and happy lang tayo. Di ba? Di ba, Paring Maki? Happy lang tayo. Ayan, si Paring Maki. No? And of course, syempre, hindi ko po pwede makalimutan ang aking bayaw na si Konsehal John Toy Garcia ng Bangkal, May Kawayan, Bulacan. Maraming maraming salamat. At kay Bogart, maraming maraming salamat sa suporta niyo. Syempre, sa Team Borat, thank you rin. Sa mga hindi natin na-shout out, magla-livestream po tayo this coming Saturday kasi po talaga ang dami na po natin. And I will try my best para po mag-greet kayo and ma-shout out, no, this coming live stream sa Saturday po. So hanggang dito na lang po muna si Kuya Mike. Kasi kasuhin ko muna ilo si Lolo. Kailangan ko siya i-check ngayon kasi medyo alumpihit siya, no? Medyo alumpihit siya nung makita ko kanina.
Kaya marami salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayon. And sana po nagustuhan nyo yung ating episode, yung ating recipe. I-try nyo po yan. Masarap na masarap yan. Okay? So ako po muli si Kuya Mike ng hashtag KMTV Kwento Mo TV. Nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang araw. God bless sa lahat. Mag-iingat kayo. Kumusta po sa family? And until next vlog. Okay? Gumakaway mula sa NY. Bye-bye!